course to Barangay Bungro para dalawin po yung aking former students na naging kaibigan din yung Mark. Kasi they are both registered nurses of the Republic of the Philippines. Ayan, dahil sila sa hospital. Mayroon na pong offers sa kanya na bumunting negosyo. Ayan, na pwede pagkakitaan. Ayan, pwede na other source of income, di ba, Mark? Aha, kasi kailangan natin ngayon kumita. Kasi itong ibang klaseng negosyo. I-offer ko sa kanya ay mga beauty product. Ay! Mahilig kasi din siya sa pagpapaganda. So, after ng Bungro, puntahan ko na rin yung dati kong workmate sa isang private agency kung saan ako nag-work before. Ng 2 years, ayan, para bentahan na din. Kasi alam ko interesado siya sa ganito dahil mahilig din siya sa pagpapaganda katulad ni Mark Aquino, mahilig pagpaganda. Hindi naman kailangan magpaganda, talagang dinadagdagan ayun lang. Kasi pinaka-importante talaga, you are also physically healthy. Yeah. Ayan, And yung emotional din, siyempre yung psychological, yung parang to follow yun. Parang yung feeling mo maganda ka, kaya dinadagdagan mo yung ganda mo with using products. Kasi kung nagsasalamin ka, madadaanan na natin ang... itong Barangay Bungro ay, siyempre ang kapitan nila dito ay si Apo, Kapitan Jerry Abuan, ang aking butihing kaibigan, ang aking inay si, at ang aking anak si naman, na si Anil Hipol, ang kanilang SK chairperson. Ayan. Hello. Pero dadaanan ko na lang po muna ang kanilang bahay kasi syempre nakaka-chat ko naman sila, nakakausap ko naman sila at alam ko na nabentahan ko na po sila ng mga ganito produkto. Pagpapintas. Ayan. Isupay mo nga a source of income maliban sa pagiging florist, stylist, MC. Oo. Pagpapinda ng itlog. At tuyo na naman ako kay Doc Jesse Miranda. Si Doc Jesse Miranda po talaga ang nagturo sa akin na kung paano po magnegosyo. Lagi niyang sinasabi sa akin yan na magnegosyo kayo, babakla. At tinuro ko din kay Doc yung marketing strategy. Sabi ko kay Doc noon, Doc, sa bawat taong kausap mo, habang kinakausap mo sila, dapat iniisipan mo na kung ano yung mga pwede mong ibenta at pagkakitaan sa kanila. Ayun. Kaya naman, ayun. Kaya kapag may mga kinakausap kami ni Doc, habang kinakachismis namin, ayan, habang nagmamarites-marites kami, ayun, di ba? Ano na, iniisipan na namin. Kung nakikita namin na parang mahilig siya sa lipstick, mahilig siya sa sabong pagpaputi, sasabihin na namin, ay, meron kaming benta, ganito-ganito. Kaya dapat kung sino yung mga nakakausap natin araw-araw, may it be in the social media, may it be personal, ganyan, dapat naiisipan na natin kung paano natin sila allocate ng something na pagkakita natin, Mark. Any additional to that? Saka, syempre, magtitipid yung mga isang... Pagtitipid, that is austerity. Hindi naman pag magiging kulipot, iba yung pagiging kulipot sa matipid. Yung matipid yung Needs versus wants. Yeah. Unahin mo muna yung needs mo kaysa sa wants. Kaya kung may cheaper option dun sa options, yun yung pagpili mo yung cheaper na. Oh, yung China. Same quality din, di ba? Galima yung China wear. Same mura. Effect, same quality, pero alam mo makakamura, tapos marami yung makikinabang para gano'n, di ba? After kami dito sa Bungro, kasi dalawang tao yung pupunta namin dito ni Mark, para alukin at bentahan ng punta na po kami ng Tangkigan at ng Nara Este Weste. Ayan. Time check po ay 6 o'clock in the evening. Kaya good evening everyone. Good evening po. Welcome to my vlog. Ayan. Pumasok po kami doon sa Bungro. Tapos na dadaan po kami dito sa Tangkigan. Then after Tangkigan, lalabas po kami doon sa Nara. Ayan. Kaya ako Kapitan Martin Sayaan. Halos memorize ko na ang pangalan ng 59 barangay captains and 59 SK chairpersons. Except, syempre, yung mga bago. Kasi may mga nag-resign na, may mga napalitan. Due to the combustion of the electromagnetic forces called Bora. Aha,
memorize ni Mark. Si Mark na po talaga yung ano, parang kanang kamay. Yari and Daya. Kung ako yung kanang kamay nun ni Doc Jesse, ito naman si Mark Aquino ang kanang kamay ni Yari. Sa lahat ng labas ko, ay kasama ko talaga si Mark. Wala kaming pakialam sa kampanya. Wala kaming pakialam sa politika. True. Because in the name of love, in the name of friendship, in the name of brotherhood and sisterhood. Yes, kasi syempre, because we are in one organization. And that is Confederation of Ilocano Association. Samahang Ilocano. CAC 61892 Baru Arupa. Whether Baru Arupa, Daan Arupa, Neutral or SIK man yan, we are all brothers in the Ilocano. We belong to the under the one under one umbrella, under one banner. We are all supporters of God. Yeah. Followers of God. In our country. Believers of God. In our, we would just like to defend that truth and to promote justice, right, Mark? Yes. Very good. Of course. So ganito po, kahit na... Ay, may pa-bonfire pa rin. Kahit na gabi na... Kailangan po ako bonfire yung nagkumita. So malapit na po kami sa bahay ng pupuntahan namin. Ay, so bye-bye. We'll see you later.